hindi pa po tapos ang ating diskusyon. Siyempre po, napag-usapan natin yung mga kanta ngayong panahon ng COVID-19 pandemic. Siyempre isa sa rin nga, yung araw-araw po na cause of concern natin mula po nitong Pebrero o Marso ay itong COVID-19, pero patuloy naman po ang pinag-aaralan ng mga dalubhasa, hindi lang po ito sa Pilipinas, ako sa buong mundo, lahat gulong-gulong para nga makahanap po ng mga sagot tungkol sa isang sakit na hanggang ngayon ay pilit po natin iniintindi. Si Doc Ted may inimbitahan na makakasama natin ngayong umaga para nga tulungan tayong mas alamin kung ano nga ba yung mga aspeto nitong sakit na at iba pang mga sakit kung paano nagtutulungan ang lahat para makaharap ng solusyon po dito. Doc Ted, sino ba yung iyong panauhin ngayong umaga? Yung panauhin natin ay isang season, batak na international humanitarian worker to. Nasa Afghanistan to, African theater, maraming countries sa Africa, at ang maganda dito, may experience siya sa Orlando. On his life, he was serving the depressed areas around the globe. Ang nakakatuwa ay Pilipino siya, Pinoy, taga same from my home island in Mindanao. So, ang pangalan niya ay si Doctor, PhD po siya, Doy Ampilan. Doy! Hello everyone, hello everything. This is Doy Ampilan from Mindanao. Hindi ko, aywan ko nung nangyari, hindi makita yung aking video. Opo. Sir Doy, nakapatay ako yung camera. On naman siya dito na dito sa computer ko. Sige. Pero okay naman siguro na narinig namin yung voices. Kamusta po kayo, Doc Doy, ngayong pong Sunday morning? Ito, nag-abang ng inyong show. Excited na makasama ang mga host. And Doctor, pa po ito naman yung iyong ginagawang trabaho po sa humanitarian world. Actually, dati ako member ng Global Humanitarian Team ng Oxfam. Dinideploy po kami sa iba't ibang country affected by disasters and armed conflict, mostly sa Asia and Africa. Bahagi ako ng team na kung saan ang trabaho namin ay nagbibigay ng relief assistance. Ang aking team ay para sa water, sanitation and hygiene, kasama ng public health promotion and community mobilization, at kasama yung mga countries kung saan I was deployed, yung Yemen, Afghanistan, Pakistan, South Sudan, Nepal, Bangladesh, Philippines, kasama yung sa may Ebola outbreak sa Liberia and Sierra Leone. Grabe po yung credentials. Pero ito nga po yung problema po ng lahat ngayon, yung COVID-19. Alam ko po yung ibang mga bansa na kumbaga sanay sa mga ganitong outbreaks, mga pandemic, mas parang ha-handle, no, itong ganitong banta ng COVID-19. Ano po ba yung mga nakita ninyo kung paano po nila ina-address itong problema po ito? Siguro magsasalita ako bate doon sa aking experience na ang pinaka-foundation ay yung Ebola outbreak sa West Africa, na kung saan kumala din ito sa ibang bansa sa Asia, Europa, pati sa Amerika, pero nagawa ng paraan na makontain effectively yung virus na to. At mas matindi kumpara sa COVID-19 when it comes to mortality, dahil base sa pag-aral ayon sa UNICEF, may mortality rate ito kasalukuyan from 50% to 60% up to 78%. Pero nung pumutok ang Ebola virus sa West Africa, umabot hanggang 90% yung mortality rate, and 1 out of 10 healthcare workers died doon sa karanasan na yon. So, base sa karanasan ng disease outbreak, at base doon sa lesson na nakuha namin, una, kailangan ng collaboration and coordination ng different response actors. Nandiyan yung gobyerno, nandiyan ang UN agencies, nandiyan yung independent bodies such as CDCs, NGOs, at iba pang civil society organizations doon sa bansa na apektado ng isang
disease outbreak. Naging kasangkapan din sa pag-konte ng disease sa West Africa, yung temporary ban ng public gatherings. Pag-close ng mga schools, stay at home, may curfew, may physical distancing ginagawa at merong ipinatupad na no-touch policy. So, hindi pwedeng hawakan o hindi ka pwedeng humawak na ibang tao dahil yung Ebola virus ay matindi po yung transmission. Dahil lahat ng bodily fluid mula luha, pawis, vomit, diarrhea, lahat ng bodily fluids pwedeng pagmumula ng transmission sa panibagong pasyente. Ang pangatlo, nung dumaan sa pag-aaral na nakita na dapat sana ay isang magaling na preventive measure ay control measure ay yung test results na mas mabilis. Pag-test ng mga pasyente na mas mabilis, bati sa pag-aaral, 30 to 70% of the Ebola cases would have been averted kung nagawa lamang yung faster na test. Dahil mas mabilis na test, mas mabilis na access to care doon sa mga apektado at mas ma-prevent natin yung further spread dahil alam natin kung sino yung nagdadala ng virus. Nadidikan yung repurposing ng government arms. Halimbawa sa West Africa, ang ginawa, yung military, gumawa sila ng, or sila yung tumulong sa pag-construct ng Ebola treatment units. Halimbawa dito sa COVID, pwede rin pala silang tumulong sa pag-construct ng COVID treatment centers. At sila rin tumulong doon sa logistical components ng iba't ibang pangailangan ng both government and NGOs. Panglima, ito sadyang mahalaga sa unang bugso nung disease outbreak hanggang sa long-term programming, yung community engagement and mobilization. We need to ensure na ang mga tao mismo ay nasa gitna mismo ng pandemic dahil sila yung may kakayahan na i-prevent at sila yung nasa gitna nung survival and response mechanism na ginagawa natin. At hindi bati sa pag-aaral, hindi effective yung one size fits all na strategy. Halimbawa, kung ano yung ginawa doon sa urban centers ng Metro Manila, maaari magkaiba doon sa bulubundok yung bahagi ng Maguindanao o doon sa swampy area ng Agusan dahil magkakaiba sila ng context. So ang ating response ay dapat naka-context kung ano yung situation doon sa locality. Pang-anim, ito itong sasabihin ko, pero pang-anim, protection of the healthcare workers. Ayon sa pag-aral, isa sa bawat 10 na healthcare workers sa Liberia ay namatay dahil doon sa Ebola outbreak. So, dapat kumpleto yung kanilang PPEs, merong capacity building, alam nila kung paano gagamit yung mga PPEs at yung infection prevention and control para doon sa diseases. Pang-pito, habang inaantay natin yung bakuna at yung wonder drug, huwag nating isalang-alang o huwag nating kalimutan na meron tayong basic pillars of disease outbreak control. Nandiyan yung isolation and treatment ng mga may sakit, nandiyan yung active case finding, paghahanap ng mga aktibong kaso at contact tracing, nandiyan yung safe and dignified burial dahil maaari pa rin maka-transmit yung mga may sakit or yung namatay. Community engagement and mobilization. Kailangan talaga na nasa puso ng bawat gagawin natin yung komunidad dahil sila mismo, kapag nabigyan sila ng capacity, sila mismo ang magpuprotekta sa kanilang sarili, pamilya at komunidad. At panglima, yung psychosocial support, maging doon sa namatayan o nagkakasakit at yung mga nakakadama ng discrimination at the moment. Yun po yung limang lesson na nakita ko doon sa West Africa nung Ebola outbreak. Wow. Ay, pero dahil lesson so galing no, kailangan may sulat yan. Pero Doy, gusto ko lang nilawin dito, pa-explain naman kasi minsan nalilito ang ating mga tao dito, hindi lang tao kasi kahit yung nasa katungkulan, ano ba ang physical distancing at ang social distancing kasi alam ko hindi sila magkapareho.
Okay, salamat doon sa tanong, Dr. Ted, at maging national media, pati doon sa PTB, actually, ginagamit pa rin yung physical distance and social distance at na hindi natin alam anong kaibahan. Ang physical distance, yan yung nami-measure natin na 1 meter, 2 meters. Yung social distancing, yan yung ating social fabric. Yan yung mga damdamin natin, emotion natin, social support. So, I prefer to use physical distancing because even from a distance, we can be socially connected but physically apart. Dahil, sabi ng isang manunulat, yung social distance is a recipe for loneliness and isolation because we can still be like now. We are distanced, but we are socially connected. We can support each other. We have social media. We have phones. Or we can even communicate even from beyond 2 meters. So, dapat ang ginagamit natin psychologically ay yung physical distance na tinatawag at hindi yung social distance. Dahil nagko-contribute yun sa psychological isolation ng mga tao. Sir Don, I'm sure may tanong din si Prof. Mar sa'yo kasi si Prof. Mar maraming pag-aaral din na ginagawa ngayon tungkol sa pandemic na ito. Prof. Mar, may mga tanong ka ba kay Sir Joy? Inamatan na siguro katanungan yung akin ano kasi medyo na banggit na ni ano ni ng ating guest yung lahat Sir Joy, yung mukhang kailangan ano. So siguro comment lang probably more on highlight dun sa isang napaka-importanting sinabi niya na ang kailangan natin ay yung test, no? Hindi naman porke sinabing mass testing lahat ng 110 million Pilipinos ang itetest bawat isa, no? Importante yung contact tracing para malaman natin kung sino yung mga dapat na kinetest. Para hindi nag-aaksaya din ng resources kasi technically hindi naman pwedeng i-test yung lahat o bawat isang Pilipino. So kailangan targeted yung ating kinetest. Sino ba yung mga kailangan i-test? Meron tayong value niyan na kailangan natin maabot, a certain percentage of the entire population. And once that we are able to test na according to yung specifications ng DOH, no? Kasi meron silang mga pinag-aaralan, mga sinasabi diyan na mas okay ito, hindi mas okay ito. Gawin natin yung testing na targeted na sinasabi, no? Na kailangan merong ayuda diyan ng information about yung mga contacts. Once na ma-test natin 'yan ng mas madaling panahon, ano, yung mabilisan, ay kailangan natin ma-isolate yung mga na-test for positive and then kailangan din natin ma-treat, no? Yun ang kailangan natin pinag-uusapan ngayon. At importante na natitignan din natin yung mga ibang pamamaraan ng pagpapabilis, no? Tinitignan din yung isang paraan, yung tinatawag na pool testing, no? Para higit na isa-isa ko tinetest sa isang grupo, marami yung mga naka-pool na gano'n, ano? Tapos, kung halimbawa, 50 yan, paghahalu-haluin mo yung samples para pagka merong lahat negative doon sa testing mo, di lahat yon okay, wala na, natanggal mo na. Pero kapag positive yung isa, doon sa pooled samples, kailangan lahat itetest mo, no? So, ginagamit ito, time-honored ito. Kaya lang, meron mga logistical problems pa, no? Kasi nahihirapan din, overwhelmed din yung ating mga testing centers. Kailangan ayusin yung sistema ng ating mga testing centers. Kapag naayos yon, magandang paraan yung full testing na sinasabi sana. Pero yun, pinag-uusapan pa. Sana ay maganda yung kalabasan ng pag-uusap nun. Sa ngayon ay hindi pa parang lumilipad yung ganong paraan, ano, na hindi pa nagagamit kasi meron pang mga concerns about it. Yun nga, ang gusto ko lang ipahatid ay pag sinabing mass testing, hindi yung lahat ng Pilipino ang kailangan i-test. Kailangan targeted testing. A certain percentage ng lahat ng mga Pilipino, targeted kung sino yung mga kailangan i-test. Pag halimbawa, nagpasok ka na tayo, nagkaroon ng physical schools, kailangan meron ding sistema na ganun na
bago pa kumalat yung infection, eh nakita na kung sino yung bata na may sakit, no? Kailangan na ma-test kaagad 'yon, ma-isolate at ma-treat. At 'yun ang tingin ko na dapat kinag-iintindihan natin, kailangan na kailangan natin. And as far as I know, meron mga taga sa NTF, no? Yung task force, National Task Force, na nag-i-implement ito. Ay, talagang sinusubukan nila na ganyang paraan yung kailangan na nagawin ng Pilipinas. So, agree ako doon sa lahat ng mga sinasabi. Yan po ang napaka-importante. Emphasis on testing, yung contact tracing, testing, isolation, and treatment. Ayun, at least, nininom mo, Prof. Maari, ang term na mass testing dahil maraming, kumbaga, kung ano-ano yung binibigay na definition dyan at syempre kahalagaan ng testing. Pasensya na po, medyo ubus na yung oras natin, pero Dr. Ted, may huling tanong ka pa ba kay Sir Doy? Lang sa lang. May isang tanong lang ako. Isa. Doy, yung katulad sa Mindanao, yung mga Muslim brothers natin, no? Assalamualaikum sa mga Muslim brothers sister. Ano yung dignified death ano natin sa kanila? Kasi syempre hindi pwede cremation. Ano yung best way para doon? Yung cremation actually ay nag-ugat ng isang malaking protesta doon sa West Africa dahil meron din mga tao na ayaw magpag-creme dahil bawal yun sa kanilang pananaw. Ang pinopropose natin dito sa Mindanao and Muslim areas ay yung safe and dignified burial. Pag sinabi natin safe, yan na yung medical side nito na magawa ng paraan na hindi makakalat yung sakit. Dignified ay pwede rin pala silang bigyan ng yung Islamic rites. Pwede may pray-over pa rin doon sa namatay. But they cannot lay their hands to the dead bodies. Dapat yung trained na burial team, tinitrain yan na ang magsasagupa doon sa training ay una ay yung medical team na pwedeng pamunuan ng DOH at yung mga faith-based, yung mga religious scholars natin para doon sa dignified burial at ang gagawa sila ng guidelines paano gagawin yung safe and dignified burials para hindi matakot yung mga tao na i-surrender yung kanilang mga may sakit na kamag-anak dahil yung iba baka takot sila na mag-cremate hindi na makita yung kanilang kamag-anak na namatay. Thank you. Ayun, Sir Doy, pinakamahalagang nasabi nyo kanina talaga ay yung konsepto na hindi one size fits all, eh, no? Na mahalaga tingnan yung konteksto ng bawat lugar at ito yung mahalagang naging role talaga ng mga local government units, no? Sir Doy, last message na lang po sa ating mga kababayan bago po tayo magpaalam. Okay, thank you so much sa pag-imbita. Siguro, meron man tayong quarantine, lockdown o wala, dapat natin panatilihin yung ating preventive public health protocols. Tulad ng pagsasagawa ng facial mask, physical distancing, yung avoiding yung mass gathering at pagpapanatili ng minimum public health standards para doon sa mga establishment para maiwasan yung virus. Thank you so much. Sir Doy, maraming salamat. Sir Doy, may gusto ka pang batiin? Baka may nakikinig. O, nanonood sa inyo ngayon. Binabati ko po yung fans ng Bacunao, pati Tanini sa Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you so much. Ayan, thank you very much po si Sir Doy, bida ng ating humanitarian, eksperto sa humanitarian work.